Kapag dumarating ang pag-ibig, kadalasan ay kasunod na nito ang masaya at makulay na ligawan at palitan ng I love you at I do. Pero sa kwento ni na Andres at Pansing na matutunghayan natin ngayong gabi, nauna muna ang I do bago ang palitan ng I love you. Nena! Sakit! Ano nangyari sa'yo? Ang sakit! Naku! Alika, alika, alika! Alika, alika, alika! Ang sakit! Tumayo ka! Saan dyan? Alika, idiretso mo nang hindi mangalay ng uso. Baka mapulit ka ng uso. Ah! Jesus, Mariusip! Ang sakit! Isa, saan ba? Ito ba? Ito mo saan? Pasensya ka na! Pasensya ka na! Ang sakit! Mukhang wala namang galos. Mukhang ayos lang naman. Ilakad mo siguro para medyo mawala yung ano, yung sakit, ano? Kung sige, mag-ingat ka kasi sa susunod, oh. Salamat, Andres, ha? Ay, walang ano man. Mag-ingat ka kasi sa paglalakad mo, ha? Ayos ka lang ba? Makakapaglakad ka ba ng maayos? Ha? O sige, ingat ka, ha? Salamat. Lit-lit kasi ng bakya mo, eh. Hoy, bulag! Apat na buwan ko na nililigawan si Nena. Pero gusto mo pa yata ako lamangan, ha? Eh, hindi naman, natapilok lang. Kaya tinulungan ko lang. Naulog dito. Sa bagay, eh ano siya? Eh kahit ano maggawin yan, di yan magugustuhan ni Nena. Sa ganyang itsura. Alam mo, kung ako si Andres Bonifacio, babangon ako sa hukay ko para bawiin ang pangalan ko. Kung ako lang din may ganyang pagmumuka, eh wala na akong lakas ng loob para marapas sa mga babae. At kung ganyan ako kapangit, kalabaw lang ang pwede kong ligawan. Diba? Alam mo eh. Ano na pala ako, maiwan ko na muna kayo mga katoto, ha? May wala pala kasi ako palang panahon na makipagtawanan at saka makipagligawan sa kalabaw. Sa mga dalaga dito, ano, mayroon pa kasi akong mga asikasuhin para sa pamilya ko. Tutulong baga. Sige, mag-ingat kayo ba? Matapilok din kayo. Ano sabi mo? Ha? Tamad kami? Ay, hindi naman sa gano'n. Ligawan mo. Kalabaw mo! Ang masarap yan, ah! Alam ko, paborito mo yan. Salamat, salamat. Paborito! Yan ang gusto ko sa'yo, kuya. Oo naman, ah. Baka ito naman makaubos na ulam. Teka, nireserba ko talaga ito, eh. Ito talaga para sa napakagwapo kong tatay. Sa pinakamagandang nanay sa buong mundo. Salamat! Paunahin niyo yung nanay niyo. Hindi, ako na maglalagay sa inyo. Ayan na. Kain na tayo, ha? Bakit? Eh, manay, wala kang isda. Para sa inyo po talaga lahat ito, eh. Ayos na ako sa bagoong. Ako. Paboritong-paborito ko to, eh. Para saan pa't pinangalanan akong Andres Bonifacio. Sigurado ka, manay? Mas malakas pa ako sa kalabaw. Oo naman. Para sa inyo talaga yan. Halika na, kumain tayo. Manay, totoo bang muntikan ka ng golpe ni Liberto kanina? Ha? Apat, asan yung wala silang tatay! Hindi po, ayayaan nyo lang sila kasi akala kasi nila agawin ko yung nililigawan nila. Sa susunod na guluhin ka nila uli, sabihin mo lang, ha? Lagot sila dito sa ita ko! Halika na, kumain na tayo. Huwag muna kayo, tay. Halika na. Hirang mga tao yun, ha? Ayayaan nyo na po. Bye ba ako, Andres? Ikaw ba? Kailan ka man liligaw?
tayo, wala pa sa isip ko yan eh. Eh, pag-aaralin ko pa po itong mga to. Eh, pag-aasawa tayo, saka-saka na po yan. Kailan pa? Kapag naunahan ka na nito mga kapatid mo. Kapag nakapag-asawa na yung mga dalaga dito sa atin. Oo nga, anak. Alam mo ba, napakaswerte ng kahit na sinong babae para sa'yo. Mabait ka. Mapagmahal na anak at kapatid. Sipag kalabaw pa. Tama, Nay! Mukha rin kalabaw. Uy, Andres. Lahi kita. Bakit? Hindi ba ako magandang lalaki? Siyempre. Halos mapaluhod sa tuwa yung nanay mo. Ha? Nung mapasakay niya ako. Ikaw na ba? Aminin mo. Aminin mo. Ang bihira naman to. Nako po eh. Eh, hindi pa kasi ako nakakahanap ng tamang babae. Eh, bulag man tong isang mata ko, itong kabila. Nagaantay lang tong makasipat ng isang magandang binibini na siyempre, kagaya ni nanay. Eh, ang lagay ba sa tatay lang si Spertin? Tama, tama. Dear Charo, minsan ay nangarap ako na magkaroon ng sariling pamilya na gaya ng kinalakhan ko. Na kahit mahirap, mayaman naman sa pagmamahal. Kaya kapag nakita ko na ang magiging reyna ko, hinding-hindi ko na siya pakakawalan. Magandang araw ho, Alalaysing. Si Buboy nga pala. Si Buboy na to? Kanina pa nga palang anak, iha. Ho, kay Gugoy ho, yung taga-baryo Antipolo ho. La, siya si Paz, yung lagi kong kinikwento sa inyo. Malaki na, no? Bata pa yan ang nilayasan ng kanyang ama. Lola? Ito, candy para sa'yo yan, ha? Maraming salamat po, ate. Walang anuman. Sige ho, mauna na ho ako sa inyo. Magandang araw ho ulit. Ang ganda-ganda niya, ano? Wow, kita mo. Huwag mo sabihin, naliligaw ka din. Ha? Ay, hindi kasi ako sinagot nung kalabaw eh. Hindi pa rin siya handa. Sa amin nga, hindi nagpakita eh. Sa'yo pa kaya? Daanin mo sa suman. Baka sakali. Iaalo ko lang, baka mahilig sa matamis eh. Sige. Bahala ka mo ah. Magandang gabi po. Tao po. Sige, subukan mong tamaan ang mukha ko. Pasensya na po. Anong kailangan mo? Ako po ay isang binatang taga Barrio Santa Teresa. Nandito po ako para manligaw sa inyong anak na dalaga. At paano mo naman nalamang anak ko siya? Ay, siyempre po. Eh, kasi ang ganda niya po siya eh. Kanino pa naman po siya magmamana. Saktan ako, ano? Hindi. Oh, marami. Marami palang agoy. Pala sa may pintuan. Wala siya dito. Saka ka nalang bumalik. Sige po. Magandang gabi po pala ulit.
Kahit bigo sa unang pagkakataon, ay bumalik pa rin ako sa bahay ni Napaz. Hindi ko pinaalam sa aking pamilya ang aking panliligaw. Tao po. Sinasabi ko wag... Anong kailangan mo? Ako nga pala si Andres Bonifacio. Nandito ako para manligaw. Nakikita mo ba yon? Ayun o, tingnan mo. Suntok sa buwan yung binabalak mo dahil hindi ako nagpapaligaw at hindi ako magpapaligaw, kaya makakalis ka na! Sandali. Bakit naman? Wala ka ng pakialam doon. At huwag na huwag ka nang babalik, ha? Tao po! Ako po ay isang estrangherong nanliligaw. Nanliligaw. Baka po pwedeng makisilong sa... Ikaw na naman! Ano estranghero? Eh, kilalang-ilala kita. Ikaw rin yung kahapon eh. Parehas na parehas yung suot mo. Umalis ka na nga dito! Wala dito ang anak ko. Nagpunta doon sa tiyak charin niya. Para sa inyo po. Buha po namin ang tatay ko. Una na po ako. Bakit mabata ka hanggang ngayon, ha? Ayaw mo pa rin magpaligaw. Tingnan mo nga, oh. Nagmumukha lang merkado itong bahay ninyo sa dami ng regalo ng mga napaibig mo. Eh, Chang, ganyan naman ho talaga lahat ng mga lalaki. Sasimula lang ho yan. Tapos sasaktan ka, iiwan ka. Di ba ho, May? Ay, hindi naman lahat. Eh, bakit ho si Papay? Ay, patay at nananahimik na. Huwag na natin pag-usapan. Akin na lang ito, ha? Hindi kayo mahilig sa kanin. Iuwi ko yan. Hmm? Ay, naku. Ayan, napakarami. Tapo. Naku. Manligaw na naman yan. Pakisabi na lang ho na tulog na ako, kaya naman patay na. Hmm. Ako na. Baka may nahatag. Ako na ang bahala. Dali lang. Ako ate, hindi ba iba kailangan ipagawa na ito? Magandang gabi po. Aling Charing. Aling Charing, nalakalika. Tumuloy ka. Ay, magandang gabi po, Aling. Pasensya na, ha? Huh? Maupo ka. Magandang gabi po, Aling Gugoy. Aling Gugoy, may dala po akong apog. Napansin ko po kasi medyo mahilig po kayong magnganga. Maalalahanin. Iho, huwag mong mamasamain, ano? Opo. Oo, kasi nung nakita kita kanina, ay napansin ko yung... Ay, ano ba yung nangyari dyan sa mata mo? Bata pa po ako nito eh. Nung minsan po na naghahanap po ako ng ulam sa gubat eh, nanghuli po ako ng manok, tumama po yung palti ko sa mata ko. Ito po. Pero hindi naman po nakakasagabal sa trabaho. Masipag! Ano ba trabaho mo? Nakikisaka lang po ako sa bukid at saka nagtatrabaho rin po ako sa kuprahan. Umupo ka, hindi naman ako guro eh. Saka dahan-dahan pagsasalita, hindi naman ako bingi. Pasensya na po.
Mahilig lang po talaga ako magtrabaho kasi panganay po ako sa pitong magkakapatid. Sino ba ang mga magulang mo? Ay, sina Amparo at Domingo Bonifacio po. Eh, medyo tumatanda na po sila, kaya ayoko pong iasa sa kanilang paghahanap buhay para sa aming magkakapatid. Charing. Tignan mo, masarap. Masarap, tignan mo dyan, Charon. Tignan kayo may laman. Lahat ng manliligaw ng anak ko, sumuko na. So, malaot madali, susuko ka din. Ay, hindi po. Ay, sigurado po ako. Gusto ko po talaga ligawan si Paz. Napapala mo kapag nagkakagusto ka na ng babae. Dati-dati, tigyawat lang, ha. Ano mo to si Manoy, oh? Tatahimik lang, pero may sinusuyo pala, oh. Alam mo, anak, hindi mo kasi dapat nilihim sa amin ang tungkol sa panliligaw mo. Alam mo bang magkaibigan kami ni Nagugoy? Aling Gugoy? At nagkagulatan pa kami, ha? Natural, pinagmalaki ka namin. Wala na silang makikita ng katulad mo. Ayan. Eh, gusto ko lang naman pong ipaalam sa inyo sana pag nakuha ko na yung matamis niyang oo. Ano ba yan, no? Sasamahan ka namin ng nanay mo at hihingi na natin ang kamay niyang iniirog mo. Ay! Ay! Teka po, eh. Tay, hindi pa ako sinasagot ni Paz, eh. Bala ko sana. Hihingin ko ang kamay niya kapag pareho na yung nararamdaman namin sa isa't isa. Manoy, baka maunahan ka, bilisan mo na! Alam mo yan si Paz, ha? Pakipot lang yan. Kapag nalaman niya, ikakasal na kayo. At saka lalabas yung nararamdaman niya para sa'yo. Ano, Gugoy? Pumapayag ka bang ipagkasundong ikasal itong mga anak natin? Eh, siguro papayag lang kaming maikasal ang mga bata kung maipapagawa ni Andres ng bahay si Paz. May bahay? Bahay! Anak ko, hindi naman kaya masyadong malaki ang hinihingi ni Gugoy? Yung iba nga dyan. Kundi kalabaw, manok, ayos na. Bahay? Diyos ko, saan naman kami ng Diyos natin hinihingi ng materyales? Ang lupa? Diyos ko, mahabagin naman. Mabuti pa, simulan mo na magdasal. Andres! Magandang gabi ho. Sino itong karaming binata? Ay, mga kapatid ko po. Andres, alam mo ba yung bahay? Yung bahay ko may bakanteng lote doon. Pwede kang magtayo ng bahay ninyo doon. Ano daw? Talaga po? Basta masagutin ang Diyos ang dasal ko. Talaga po. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Mamahalin ko po talaga po mga kanya. Maraming salamat. Manoy, ako nang bahala sa mga pako, ha? Eh, ako naman. Sagot ko mga tiklad. Ako nang bahala sa mga kahoy, Manoy. Basta tutulong kami, Manoy. Darog kang dahil mo pagpapabaya sa muya. Huh? Oh, sige, salamat. Oo, ay kung ako'y may anak lang na dalaga, ay nako, sigurado mauubos ang lupain ko, kakabigay sa mga anak mo. Nako, mare. Pas! Sinasabi ko na nga, be. Sus, mariosot na batang to. Ano bang ginagawa mo? Ay, ayoko ko kasi sa bahay na to, eh!
ikasal, May! Ayokong iwan ako tulad ng pag-iwan sa inyo ng papay! Hindi totoo yan. Huwag mo nang isama ang papay mo dito. Bakit ayaw niyo ba sabihin sa akin yung totoo? Alam na ho ng lahat ng tao, bakit ayaw niyo pang aminin sa akin? May pasensya na ho kayo. Paz, bahay ang hiniling ko sa kanila dahil alam ko na mahihirapan sila at baka sumuko na. Pero hindi mo pa nakikita. Parang pati langit at mga bituin tinutulungan na matupad ang dasal ni Andres. Dumagsayong tumulong dahil mabuti siyang tao at ang ganyang tao ang nararapat para sa'yo, anak. Pero May, hindi ko ho siya gusto. At kung nandito lang ho si Manoy Mahin, maiintindihan niya po ang dahilan ko kung bakit ayoko magpakasal sa mukhang taing kalabaw na Andres na yan, Nay! Pas, sandali na. Pas! Anak! Sandali! Kung nagkamali ako, anak, kung gusto mong huwag nang ituloyan, ayos lang sa amin ng nanay mo yun. Umpisa na po natin, Tay. Kung ganyan nararamdaman ni Pas ngayon, gagawin ko pa rin po lahat para matutunan niya akong mahalin. Nakapag-desisyon na ako, kaya huwag niyo na ako May, gupayin. Ang punto ko lang naman, bakit niyo ba pinipilit si Pas na magpakasal sa taong hindi niya mahal? Masyado kayong makaluma eh. Sa Maynila, hindi na usong pinagkakasundo ang dalawang tao para ikasal. Anong gusto niyong gawin ko? Ipatumba ko yung bahay? Huwag ituloy ang kasal? Anong sasabihin ng mga tao? Mahirap sa iyo, kayong dalawa, pareho kayo eh. Pareho kayong gusto niyong pumunta sa Maynila at iwanan niyo ako. Wala naman kayong pinagkaiba sa papay niyo. Opas. Iniwanan ako ng papay niyo. Hindi ba yun naman ang matagal mo nang gustong aminin ko? Iniwanan niya tayo? At yun ang ayokong mangyari sa'yo, Pas. Si Andres, sa maikling panahon na nakilala ko siya, alam kong hindi kanya iiwanan. Iba siya. Ikaw tong kompleto ang paningin, ikaw tong hindi nakikita kung anong gagawin niya para lang sa'yo. Pero may hindi ko siya mahal! Pangako ko magpapakasal sa tao, hindi ko naman humahal, May! May naman eh, mas gugustuhin ko pa humakipagsapalaran sa Maynila at doon tumayong sa sarili kong mga paa! At hindi niyo ba intindihan yun? Pas, minahal ko ang papay niyo. Ipinaglaban ko siya sa mga magulang ko. Pero anong nangyari? Hindi niya tayo pinanindigan. Iniwanan niya tayo. Pas, nasa harap mo na ang taong karapat-dapat sa'yo. Bakit ka palalayo? Anak, hindi naman mahalaga na mahal mo ang pakakasalan mo. Ang mahalaga, yung alam mo na kahit na anong mangyari, hindi siya aalis sa tabi mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Paz. Pakasalan mo si Andres. Huwag kang magkakamaling katulad ko. Minamahal kong Andres at Paz, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga papalad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal.
Andres, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Paz na narito ngayon, alinsunod sa batas at sa mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkaloob mo sa kanya ng iyong sarili? Buong puso po, Padre. Kanyang asawa? Buong puso po, opo. Ikaw, Paz, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Andres na narito ngayon, alinsunod sa batas at sa alintuntunin ng ating banal na simbahan? Tinatanong ko ni Padre. Inuulit ko, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Andres na narito ngayon, alinsunod sa batas at sa mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Mabuhay ang bagong kasal! Iho, hindi pa tayo tapos. Ayun. Talaga na, bango-bango naman talaga ng asawa ko. Halika na dun sa... Ay, asawahin mo mukha mo, no? Wala akong asawang mukhang tae ng kalabaw. Saan ka nang... Ganun pala, ha? Manda ka. Ito lang ang tae ng kalabaw na hahanap-hanapin mo. Ano ba yan? May mga pinigay si parang Berting na bagong ani. Nga pala, nakita ko ang mamay kanina. Magpupunta raw muna ata siya sa bayan doon sa may tiyahin nyo. Magluluwas daw muna sa bayan eh. Baka raw gabihin. Ay! Mahal! At anong ibig sabihin ito? Kahit kailan, hinding-hindi kita ipaglalaban, no? Ikaw mo si Bulag, oh? Oo nga. Hoy, Bulag! Buti na lang pala, tinigil lang ko yung panliligo kay Pas, eh. Kung hindi, ganyan din kawabagsakan ko. Hoy, Bulag! Kaya ka nga nag-asawa, di ba? Parang may gumagawa niya para sa'yo. Hindi, ganito lang talaga lambingan namin ng misis ko, ano? Bukas kasi, siya naman mag-aararo. Sus, nakaharap ka na naman ng gising, Bulag. Pero ito yung totoo, ha? Yang si Bulag nagpalit na yan ng apelido. Mula Andres Bonifacio, naging Andres de Saya! Eh, may Bulag na yan, ba? Alam mo naman kasi. Naku! Mahal! Pas! Nakita ko yun, ah. Sinisilip mo ko, eh. Ikaw talaga, mahal, ah. Paz, pansing, pansinin mo naman ako. Hoy, anong pansing?
Ang ganda-ganda ng pangalan ko, pinapapangit mo? Ito naman, oh. Alam mo, kung hindi mo ginamit yung pagkakaibigan ng mga magulang natin para magpakasal tayo, sana nasa Maynila ako ngayon. Ang tagal ko nang gustong pumunta dun. Eh, pwede naman tayong pumasyal dun eh. Kung kailan mo gusto. Pag kumita ako, naku, dadaling kita ron. Ayoko lang pumasyal dun. Gusto ko na sarili kong buhay dun, katulad ni Manoy. Pero hindi na mangyayari yun dahil sa'yo. As dumating ka sa simbahan, tinuloy mo yung kasal. Di ba ibig sabihin nun, baka may nararamdaman ka rin sa akin, kahit konti. Di ba? Dumating ako sa simbahan para kay Mamay at hindi para sa'yo. Susubukan mo tumabi sa akin ako. Huwag mo nang ituloy yan. Hindi. Kukunin ko lang naman yung kumot at saka yung unan. Hindi matutulog sa kabilang kwarto. Kailan ka ba magsasawa dyan sa pagbabait-baitan mo, ha? Kung sino Mamay, eh nakuha mo ang loob, pwes ako hindi. Kaya pwede ba tigil-tigilan mo yan dahil nakakainis? Hindi na nga kita guguluhin, di ba? Akala ko naman matutuwa ka na. Nangyayari kasi parang wala na akong gagawing tama pagdating sa'yo. Wala. Kahit kailan, wala. Basta hanggang kailan ba tayo ganito? Mag-asawa na tayo eh. Alam ko, hindi mo ako mahal. Malinaw naman yun eh. Pero, di ba tayo pwede magsama ng maayos? Sana inisip mo yan bago mo ako pinilit magpakasal sa'yo. Ang hirap naman kasi sa'yo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, eh mukha ka naman tae ng kalabaw. Alam mo, wala na mangyari sa akin to, sa mata ko. Hindi ko na mabibilang kung ilang beses ko narinig yung mga pangungutya tsaka yung panlalait na ganyan. Nasanay na nga ako sa mga tao. Walang pakialam sa pakiramdam ng iba. Mas masakit pala pag sa'yo nang gagaling. Andres? Ayaw naman kitang saktan eh. Kaya lang hindi ko alam kung kaya ko bang maging masaya sa buhay natin. Kakayanin. Kayanin natin to. Yung pagmamahal ko sapat yun para sa ating dalawa. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Bas. Mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal. Hihintayin ko rin. Kailan mo ako matututunang mahalin. Gusto lang kita maging masaya. Magsisisi sa naging desisyon mo, mahal. Bumukod na ulit sa ibang bahay ang aking biyanan pagkatapos noon, Charo.
Dumaan ang tatlong taon at nabiyayaan kami ni Paz ng mga anak. Naging tahimik at masaya ang aming pagsasama. Uy! Magmano ka sa tin? Si Danilo to? Oo, si Danilo to. Ang ganda si tita. Bata. O, saan ang punta mo niyan? Sa Maynila. May naghihintay kasi sa akin yung trabaho dun eh. Ay, talaga? Naku, masaya yan ha, Maynila. Oo nga eh, ang saya ko dahil makakarating na din ako dun. Ikaw, di ba gusto mo mag-Maynila? Kung gusto mo, pag may nalaman akong bakanting trabaho dun, ipapaalam ko agad sa'yo. Naku, Aurora. Gustuin ko man kaso hindi na pwede. Kita mo naman, di ba? May asawa at mga anak na ako. Sabagay. O, paano? Mauna na ako, Paz. Baka maiwan pa ako ng lunch eh. Oo, sige, sige. Paalam, Danilo. Ingat ka, ha? Sakit? Oo eh. Kanina pa kasi karga-karga ko tong si tita. Medyo bumibigat na kasi tong bunso natin eh. Alam mo, iyayaya ako ni Paring Kanor na sumama dun sa sinasakan niyang bukid eh. Oh. Ayun, dagdag kita rin yun. Alam mo, sa susunod na anihan, dadaling kita sa bayan. Pwede mong biling kahit anong gusto mo. Huwag sumuba ang blusa. Naku. Huwag na. Hindi na kailangan yun. Itago mo na lang yan para sa mga bata. Mas kailangan nila yan. Lalo na ngayon si Danilo, mag-uumpisa na mag-aral yan. Eh, kailangan natin paghandaan yun. Hmm? Alam ko yun, pero... Pero gusto ko pa rin gawin kasi mahal kita eh. Sandali lang ah, kay tita. Andres siya nga pala. Si Aurora nga pala nakita ko kanina. Eh, paluwas daw siya ng Maynila eh. Doon siya magtatrabaho. Ang sabi niya nga sa akin, eh, kapag may narinig daw siyang trabaho doon para sa akin, sasabihan niya ako. Hindi mo naman kailangan magtrabaho, Mal eh. Ako ang kakain para sa pamilya natin. Kakain na tayo. Yun nga rin yung sabi ko sa kanya. Sing? Tahimik naman ang pagsasama namin ni Andres, Manoy. At masaya naman kami kasama ng aming mga anak. Mabuti siyang asawa at masipag. Nakikita ko nga ang sobrang pagkayod niya para sa amin eh. Pero hindi ko maiwasang maisip ang buhay na meron siguro ko ngayon kung natuloy ako mag-Maynila. Gusto ko pa rin pumunta dyan, Manoy. Gusto ko pa rin matupad ang buhay na pinangarap ko noon. Ayoko mag-isip ng ganito dahil may pamilya na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ba niya sa sulat na gusto niya tumuloy ng Maynila? Na gusto ka na niyang iwan? Eh, hindi ho. Pero yun ho ang nararamdaman ko eh. Tatakot nga ho ako eh. Anak, wala pa nga ang problema kung ano-ano na iniisip mo. Abay, tatlong taon na kayo nagsasama ni Pasa. Nakikita ko naman, masaya siya. Hindi kayo iiwan nun, pati na yung mga anak mo. Bakit anak? May nararamdaman ka ba? Eh baka naman labis-labis yung pagkastigo mo sa katawan mo. Wala ka ng pahinga. Wala ako ito, Tay. Andres! Oh, nariyan na pala yung asawa mo.
Wala naman ako nakikitang pinoproblema si Pas, ah. Muna si tita kay Mamay, ha? Alam mo, tuwan-tuwa nga. Tuwan-tuwa yun kay tita kasi ginagaya niya yung kuya niya, eh. Dapat nakita mo, nakakatuwa silang panoorin. Mamaya na lang. Sabahal. Mahal. Eto, kumain ka pa, kumain ka. Ayan, sige. Ikaw, huwag ka magpapatuyo ng pawis mo, ha? Ah, baka magkasakit ka niyan. Hindi ako magkakasakit. Mas malakas pa ako sa kalabaw, eh. Ito pa. Mahal, baka naman tumaba ako niyan. Hindi ako makapagtrabaho, ha? Yan ang ganyan ang niluluto mo. siya nga pala nagpadala ng telegrama ang Manoy. Pinapapunta niya ako ng Maynila. Bibisita lang naman ako doon bago magpasko, eh. Gusto niya bilhan ng mga regalo yung mga bata. Kaya kung pwede sana, isama ko sila. Di ba, masyado pang bata yung mga anak natin para bumiyahe? Nakasandali ka lang naman dun, di ba? Baka pwedeng di mo na sila isama kasi kaya ko naman sila dito. Tsaka tutulungan ako nila mamay, tsaka nila nanay mo. Oo naman. Sandali lang naman ako dun, eh. Danilo, ayos ka lang ba dyan? Kailangan mo ba talagang umalis? Pansin, alam kong hindi naman to yung buhay na pinili mo. Pero sa loob ng 3 taon, naging masaya naman tayo, di ba? Di ba? Oo naman. Ano ba naman yung tanong mo? Eh, bibisitahin ko lang naman yung kapatid ko, eh. Hindi naman ako mawawala habang buhay. Sandali lang, ha? Pansin. Mahal na mahal kita. Kaya sanang umalis. Ha? Mas magiging masaya pa tayo dito. Nandito ka lang kasama yung mga bata. Mahal. Kailangan kong umalis. Kailangan kong gawin to. Gusto ko siyang pigilan noon, Charo. Gusto kong sabihin sa kanya na alam kong kapag hinayaan ko siyang umalis, ay maaaring hindi ko na siya makita ulit. Pero mahal ko siya. Mahal na mahal at kailangan kong respetuhin ang desisyon niya. Kaya natuloy si Paz sa Maynila. Ganyan din magiging trabaho mo. Ganito talaga dito sa Maynila. Ang mga babae, hindi napipirmi sa bahay gaya sa atin. Kung gusto mo magtrabaho, pwede ka makipagsabayin sa mga lalaki na yan. Basta magtrabaho ka lang na maayos, makakaipong ka, tsaka makakuha mo yung mga anak mo sa probinsya. Oh, bakit? Imanoy, hindi ko kasi alam kung tama ba yung ginawa ko. Eh, di ba ito naman yung gusto mo? Hawak mo na yung buhay mo ngayon, Pas. Ngayon nga pa ba magdadalawang isip? Alam mo na palang maaaring hindi na bumalik, eh bakit pinayagan mo pang umalis? Pambihira. Andres, mag-iisang linggo na dun yung asawa mo sa Maynila. Eh, marapat lang siguro na sundan mo na siya.
Wala na ako magagawa dun eh. Walang magagawa? Abay, asawa mo siya. Kung gusto mo siyang pilitin na ibalik dito, lahat ng karapatan nasa iyo. Pinilit ko kasi siya magpakasal. Tay, ayaw nun eh. Akala ko kasi matututunan niya akong mahalin. Kaya tigat-tigat lang tsura ko, pero mali ako eh. Kasi hanggang ngayon, hindi niya naman ako mahal. Kasalanan ko to eh, tay. Tama, kailangan ko itama yung mali ko, tay. Saka na lang natin pag-usapan yan. Halika na rito. Kumain ka na. Pa-pato. Andres? Andres? Andres! Mga kasama, tulong! Andres, bakit? Andres! Dahil daw sa labis na pagod sa trabaho, kaya sa naparalisan ng ganyan, mababa yung potassium sa katawan niya, kaya hina yung kanya mga kalamnan eh. May mga niresetang gamot. Pero hindi masabi ng doktor kung kailan siya gagaling. Gugoy, may balita na ba kay Paz? Nagpadala na ako ng telegrama pero wala pa rin sagot eh. Padagdag naman doon ang order ng Shopaw, oh. Pas. Telegrama galing kay Mamay. Mamay? Diyos ko po. Oh, bakit? Yung sabing uwi ka pa dun. Manoy, may sakit si Andres eh. Manoy, kailangan kumuwi. Oo, pero pag umuwi ka doon, hindi ka na makakabalik dito. Baka naman pwede magpadala ka na lang ng pera para makatulong sa asawa mo. Pas! Sila sa Maynila. Ha? Andres, patawarin mo ako. Tawarin mo ako, ha? Hindi mo kailangan humihirap tawad. Hindi. Ako, dahilan kung bakit hindi mo natupad yung pangarap mo eh. Kaya pinapalaya na kita. Masakit, pero kailangan ko mo eh, kasi mahal na mahal kita eh. Andres, hindi. Hindi na ako aalis.
Dito na lang ako. Baka naman aawa ka lang sa akin, mahal. Huwag. Natupad ko na yung pangarap ko. Nakarating na ako ng Maynila. Andres, kinaya ko na buhay doon. Andres, dapat masaya na ako eh. Dapat masaya na ako, pero hindi. Kasi ikaw at yung mga bata yung laging nasa isip ko. Andres, mahal na rin kita. Mahal na rin kita, Andres. Patawarin mo ako ngayon ko lang yung nakita. Bakit sino ako magaling ba eh? Bakit hindi na? Ewan mo yung pabigat, mahal. Huwag mo sabihin yan, Andres. Kahit ano bang mangyari, basta kasama kita. Hindi na kita iiwan, Andres. Hindi na kita iiwan. Masarap magmahal. Pero walang katumbas kapag minahal ka rin niya pabalik. Gaya ng ipinangako ni Pansing, hindi niya ako pinabayaan. Inalagaan niya ako hanggang sa unti-unti akong gumaling. Di nagtagal, nakabalik ako sa trabaho at nadagdagan pa ng apat ang aming mga supling. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Andres. Falling in love is easy. Maaari itong mangyari sa isang iglap. Maaaring mangyari ito ng walang dahilan. Pero ang paninindigan sa nararamdamang ito ay ang masalimuot na bahagi ng pagmamahal. Dahil kapag nawala na ang unang kilig ng pag-ibig, doon na kailangang matutunan ang kakayahang tumanggap, umunawa at magpatawad sa ating minamahal. Mga kakayahang paulit-ulit na kakailanganing gawin sa isang pagsasama para ito ay tumagal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.